Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And with your spirit. Epiphany means manifestation. The word of Jesus is meant not only for the people of Israel, but also for all nations. Represented by the Magi, or the three kings, may the revelation shine forth on everyone so that the power of salvation may be shared by all. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
O God, who in this day revealed your only begotten Son to the nations with the guidance of a star, grant in your mercy that we, who know you already by faith, may be brought to behold the beauty of your sublime glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Reading from the book of the prophet Isaiah. Rise up in splendor, Jerusalem. Your light has come. The glory of the Lord shines upon you. See, darkness covers the earth, and thick clouds cover the peoples. But upon you the Lord shines, and over you appears his glory. Nations shall walk by your light, and kings by your shining radiance. Raise your eyes and look about. They all gather and come to you. Your sons come from afar, and your daughters in the arms of their nurses. Then you shall be radiant at what you see. Your heart shall throb and overflow, for the riches of the sea shall be emptied out before you. The wealth of nations shall be brought to you. Caravans of camels shall fill you. Dromedaries from Midian and Ephah, all from Sheba, shall come, bearing gold and frankincense, and proclaiming the praises of the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Serve him.
reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for your benefit, namely, that the mystery was made known to me by revelation. It was not made known to people in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles are co-heirs, members of the same body, and co-partners in the promise in Christ Jesus through the gospel. The word of the Lord. Thanks be to God. When Jesus was born in Bethlehem of Judah, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him, assembling all the chief priests and the scribes, the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea. For thus it has been written through the prophet, 'And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means less among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel.'" Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they sent out, and behold, the star they had seen in its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh.
And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Sa dakilang pagkakataon sa pagdiriwang po ng kapistahan na Epipania, sa atin mas kilala natin ng Epipania sa tawag na Tatlong Hari. Bahagi yun na kung saan ay ipinamamanhig ng Pope ni Kapal ang pagpapahayag, pagpapakilala, at pagpapakita ng kanyang sarili sa sandaigdigan. Ang tawag din po ng iba sa araw na ito ay ikalawang Pasko. Tayo po, kumisang kapag lumipas na December 25, ang kalimitan sinasabi natin ay tapos na ang Pasko. Kasi sinisilagay natin ang Pasko even before December 25. Pero kung tutusin po yung celebration before December 25, ay yun ay Advent lamang. Yung pagdating, pag-aabang sa pagdating ng Pag-Mesiyas. Ang talagang panahon ng Kapaskuhan ay mula December 25 hanggang sa kapistahan ng Epifania. Na before Second Vatican Council ay pinagdiriwang ng January 6. Pero hinayaan po ng simbahan na ito ay pagdiriwang ikalawang linggo pagkatapos ng Pasko para po mas marami ang makadadalo sa dakilang biyaya na ipinagkakaloob ng Poong Ikapag. So, bahagi yun, no? So, ito po ang tutusin. Ito yung huling linggo ng Kapaskuhan. No? Na nais natin pangilay-wilayan sa tatlong puntos. Ano po yung tatlong puntos na ito? No? Una, bahagi yun ang pagkilos na kung saan ay yung pong salita mismo ng Epipania. Pagpapakita, pagpapakilala, pagpapahayag. The God who reveals Himself. Kumisan, ang akala ng tao, ang tao ay naghahanap sa Diyos. Yung pong ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nakaangkla sa Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili. Kaya po kultiyan po natin, mayroon tayong banal na kasulatan. Yung banal na kasulatan ay makikita po natin, Ellen, God revealing Himself. Pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya nga po yung huling libro ng banal na kasulatan ay tinawag po mismo natin na revelation. Pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. At yun po yung uri ng ating pananampalataya. Ang Diyos ang nagpapakilala kaysa roon sa ang tao na naghahanap ng Diyos. See, bakit ayaw na ang tao ang naghahanap sa Diyos? Kasi parang sinayon na nagtatago ba ang Diyos, no? Para hanapin ang tao, no? So itong pananampalataya natin, bilang mga mananampalatayang Kristiyano-Katoliko, no? Ay isang pananampalataya na ipinamamanhit ng Diyos ang kanyang sarili. Hindi siya nahiya.
na ipakilala ang kanyang sarili. At ito, higit sa lahat, nagkaroon ng highlight. Saan? Sa misteryo ng pagkakataong tao. On the mystery of incarnation. Bakit? Dahil sa gusto ng Diyos na may pakilala niyang kanyang sarili, anong ginawa ng Diyos? Siya ay naging tao. Siya pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan. Siya ay naging bahagi na maranasan ng tao sa kanyang five senses. Nakikita, nahawakan, naamoy. So isang bagay na kung saan yung makita po natin, hinais ng Diyos. Sabagat, hindi natin maintindihan kung ano ang Diyos. Kasi siya ay Espiritu. Para lalo natin maunawa na ini, pumasok siya sa pamaraan na higit na maintindihan ng tao. At ano yun? Ang pagiging katulad ng tao. Kaya yun po yung kagandahan ng misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili sa sangkatauhan. Pangalawa, bahagi po ng pagkilos na kung saan ay nanyahan tayo ng pungalis. Ibig sabihin niyo, Father, yan din po yung tema ng Pasko. No? Ano yung pagkakaiba ng ikalawang Pasko ngayon? Well, yung emphasis natin ngayon ay doon ngayon ay tatlong hari. Na doon po sa Pasko, nagpakita rin ang Diyos. Saan? Doon sa mga pastol, sa mga Hudyo. Ito po ngayon, tatlong hari. Hindi po ito mga Hudyo. No? Kung tingnan po natin ngayon, ito yung mga tinatawag natin stargazers. At noon ang panahon, sino yung mga stargazers? Ito yung mga naniniwala sa zodiac sign. Ito yung mga astronomers. Kung sabihin nga natin ngayong panahon, ito yung mga manghula. Ito yung mga pagans. Mga hindi Hudyo. Hindi katulad ng pananampalataya ng isang Hudyo. Pero pwede siguro sabihin natin na ito yung mga naniniwala sa Diyos, pero hindi nangulugan ito yung naniniwala sa isang Diyos. Pero pinagpakitaan ng Diyos para higit na makilala ang kung anong uri ng Diyos ang ating Panginoon. So bahagi yun ako sana yung pinamamanik. Siguro sabihin sa akin, wala namang impact sa akin na makita natin na ang pagkapakilala ng Diyos para sa lahat, hindi lamang sa mga Hudyo. Kasi kasama tayo rin. Pero sa mga Hudyo, malaking impact nito. Ano yung impact nito sa Hudyo? Kasi sa paniniwala ng Hudyo ay alin. Salvation comes from the Jews. And salvation is only for the Jew. Ang kaligtasan ay magmumula lamang sa mga Hudyo. At ang kaligtasan ay para lamang sa mga Hudyo. Siguro, marinig ninyo ang mga salitang yan. It sounds familiar. May mga ibang sekta na sasabi, kami lamang ang maliligtas. Kinakailangan sumapi ka sa amin para ka maligtas. Kapag hindi ka sumapi sa amin, hindi ka maliligtas. Pinasak ng Diyos yun. Pinasak ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sinasabi niya ngayon, ay iyasabi niya, hindi ako kinakailangan ng maging kalahi mo para ako'y maligtas. Ano na yung kailangan? Yung pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung muntawagin siguro natin ngayon, yung term na ginagamit natin ngayon ay globalization. Pangkalahatan. Bahagi yun na kung saan ay makikita po natin. No? Kung mapapansin po natin, ito ay
kabaliktaran ng protectionism, no? Sa larangan po ng economics. Pero ito yung pinapanyaya, ang salvation, ang kaligtasan na dulot ng Diyos ay para sa lahat. Sa lahat ng uri ng daan. Hindi pwedeng sa isang lahi lamang. Hindi pwedeng sa isang uri lamang ng grupo. Kaya nga po, isa ito sa tatak ng aking pananampalataya. One Holy Catholic and Apostolic Church. Catholic. Ano ibig sabihin ng Catholic? Universal. Yung pagiging Catholicity natin na isang pahayag na kung saan ay has its universal nature. Pwedeng ibigay anumang uri ng iyong pananampalataya, anumang uri ng iyong kultura, anumang uri kang tao, pwede kang magamit ng kaligtasan. Ito po, ngayon, siguro malalaman ninyo, ito yung term na kalimitang ginagamit po ni Pope Francis. Ano yung term na ginagamit ni Pope Francis? No one should be excluded. Walang dapat na hindi kasali. Matindi pong ibig sabihin na, no? No one should be excluded. Unless those who exclude themselves. Pero kung maaari, lahat ay pwedeng sumali. Walang restriction. Walang inner restriction sa pagtugon sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. So, isang pagkakataon na kung saan ang makita po natin, no one should be excluded. So, ibig sabihin, ito ang isang pagbubukas ng kaisipan na tumitingin na kung maaari ay lahat ay mapagbigyan. Sangayon sa pagtugon sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. Pangatlo, ito ngayon yung mabigat yung pangatlo. Ano ngayon yung tugon na dapat natin bigyan ng pansin sa ganitong uri ng paniniwala na God reveals Himself to men. And God reveals Himself to all men. Ay, yung panawagan ay pinamamanig sa atin. Ano yung response natin? Alam niyo, kung isang makikapalay ko ay tumutukoy sa higit sa lahat natin. Tolerance. Mas mahabang pagkapasensya. Kung ang Diyos ay hinayaan niya na makilala ang kanyang sarili sa ibang uri ng tao, sa ibang uri ng salita, no? Medyo may kahirapan kasi bakit? Mas madali sabihin na, hindi. Yung salita na lang namin ang gamitin namin ninyo, no? Para maintindihan namin kayo, no? Pero kapag sinabi mo na para ipahiwating mo ang mabuting balita sa salita ng ibang wika, no? It will take you another time. Maglalaan ka kasi ng panahon. Simply, by understanding the language. Yun pa lamang ay kukuha na ng oras mo, pag-aralan ng kanilang lingwahe. At ito po yung isa ng problema na hinaharap natin ngayon sa kasalukuyang panahon. Ngayong panahon na ito, sa gitna ko kasi ng malawakang technological advancement, yung paglago ng ating teknolohiya na tayo nasanay lamang sa dipindot, mabilisan, instant. Ano nangyayari? Na nawawalan tayo ng pagpapasensya. Bumababaw ang ating level of tolerance. No? At ano yung concrete example po nito, no? Ng pagbabaw ng ating level ng tolerance o yung kahinaan ng ating pagkapasensya? Marami ho. No? Isa na nga po rito, yung common na ngayon na
Inibigyan natin ang pansinan niya, yung AGK, yung extrajudicial killing. Kasi bakit? Huh? Ay, kahit na hindi natin, dahil sa hindi natin pagkasalita, huh? Ay parang ina-approve natin. Oh, sige na yan. Masama na yan. Kalusin na yan. Alusin na yan. Salot yan sa lipunan. Yun ang gusto natin, we become impatient na ang gusto natin solusyon ay extrajudicial killing. Hindi. Si Jesus nga nag-take time, ang ating Diyos, na alin, kung kanyang paanyaya, itong pinag-uusapan natin ng isang pag-uusap na kutusin po ay tumutukoy sa ibang lahi. Ay ito hindi, no? Hindi ito ibang lahi. Ito yung kapwa natin Pilipino. Isang lingwahe na ginagamit natin ay wala tayong panahon na pagtuunan natin ng pansin na mabigyan natin ng ibang pamamaraan ng solusyon. Hindi yung madagdagang solusyon. Simply because we are running out of patience. Hindi lang mo yan. So ngayon, sabi nga ako natin ngayon, no? Ngayon, kapag magkaroon ng problema, ano kagad? Parang gayan kagad. Sampahan na kagad ng kaso. Hindi ba natin pwedeng pag-usapan muna? Yung mga kakumisa, may mga nagtayo, bakit parang ngayon panahon na ito, maraming mga mag-aasawa na naghihiwalay? E simple lang. Humihina ang ating level of tolerance. Umiikli ang pisi ng ating pagpapasensya. Ano sinasabi ni Jesus? Ang sinasabi ni Jesus ay dapat humaba ang ating pisi ng pagpapasensya. Habaan pa natin yung pisi ng ating pagpapasensya. Ito po naman yung ipanalangin natin sa harapan ng Pongo Kapano. Now, kung tinignan natin yung ibang mga malalaking mga problema o suliranin na hinahanap natin ay magkakaroon lamang ng kaganapan kung meron tayo ng panahon ng pagpapasensya. Ito yung bagay na kung saan ipinahayag sa atin ang ating Panginoon. Kaya, ito yung isang implication na huwag natin kalimutan, no? Sa pagpapakilala, pagpapahayag ng ating Diyos. Ang Diyos na patuloy at handang magpasensya sa kahinaan ng tao. At yung dalangin natin sa harapan ng Poong Kapal. Itong tatlong ito, no? Na maging bahagi ng ating paghinilay. Una, ang Diyos natin ay ang Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili. Pangalawa, ang Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili bilang tagapagligtas ng lahat. Hindi lamang ng isang uri ng tao o ng isang uri ng grupo. Pangatlo, yung hamon na nawa lumalim ang level ng ating tolerance o humaba ang pisi ng ating pagpapasensya. Thank you.
I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial of the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation came God from heaven. And the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, he was crucified and was crucified. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and he seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. In Christ Jesus, all have become children of the Father and heirs of salvation. Let us then pray to Almighty Father that we may be worthy of this great gift. Lord of life, hear our prayer. Lord of light, hear our prayer. Let the church bring together men and women from afar and lead them all to the light of Christ's gospel. We pray. Lord of light, hear our prayer. Let the leaders of the church and missionaries gather into the community of the people of God the rich diversity of gifts of peoples and cultures. We pray. Lord of light, hear our prayer. That the hurtful things of the past may not stand in the way of mutual respect, yearning for truth, and the search for God in our quest for interreligious dialogue. We pray. Lord of light, hear our prayer. That our nation tread the path of progress and harmony as we work together in fighting poverty, corruption, and criminality. We pray. Lord of light, hear our prayer. Heavenly Father, let the light of your Son shine within us so that we may be guided through the pathways of life and be united with you in the glory of heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen.